Sara Zimmerman Duterte Carpio, o mas kilala sa tawag na Inday Sara. Ipinanganak siya noong May 31, 1978 sa Davao City. Siya ang pangalawang anak ni Rodrigo Roa Duterte, ang 16th na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at Elizabeth Zimmerman Duterte, isang dating flight attendant at guro. Nagtapos siya ng BS Respiratory Therapy sa San Pedro College of Davao, kung saan una niyang balak na kumuha ng kursong may kaugnayan sa medisina. Ngunit kalaunan ay tinahak niya ang pag-aabuga siya sa San Beda College, hanggang sa natapos niya ito sa San Sebastian College Recoleto sa Manila at nakapasa sa bar exam noong 2005. Pagkatapos ay nagtrabaho siya ng ilang buwan bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Calliejo Sr. Si Inday Sara ay kasal kay Manases Carpio, isang abogado mula sa kilalang pamilya sa Davao. Sa kabila ng kanyang matatag na personalidad sa politika, kilala si Sara bilang masigasig na ina at madalas na nagbabahagi ng mga aspeto ng kanyang buhay pamilya sa social media. Noong December 2006, inamin ng ama ni Sara na si former President Rodrigo Duterte na nung una ay pinipigilan niya ang kanyang membro ng pamilya na huwag pumasok sa magulo at mahirap na mundo ng politika. Ngunit dahil sa kanyang pag-aalala sa mga maaaring tiwaling politiko na papalit at sisira sa kanyang legasiya, ay kinumbinsin niya si Inday Sara na tumakbo bilang kanyang running mate sa eleksyon. Nanalo si Inday bilang Vice Mayor noong 2007 at naging Mayor naman noong 2010. Bagamat bago pa man sa politika si Inday Sara ng mga panahong iyon, ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno sa mga miyembro ng konseho ng lungsod. Noong December 2, 2010, hinirang siya ni former President Benigno Aquino III bilang tagapangulo ng Regional Development Council ng Region 11. Siya ang kauna-unahang babae na humawak ng posisyon at ang unang hinirang mula sa sektor ng gobyerno mula nung muling organisahin ang konseho noong 1986. Sa kanyang pag-upo bilang chairperson, umangat ang Gross Regional Domestic Product ng Davao Region mula 3.9% noong 2011 hanggang 7.1% noong 2012. Sa ilalim ng pamumuno ni Sara, ang Davao City ay umangat at naging pangunahing lungsod sa Mindanao. Isinulong pa niya ang lungsod bilang destination ng turismo at pamumuhunan na ipinakilala ang tagline na Davao, Life is Here. Sa maikling panahon mula 2011 hanggang 2013, nakatanggap ang Davao City ng 36 na parangal, pagkilala at sertifikasyon para sa mahusay na pamamahala, negosyo, turismo, kalusugan, kapaligiran, pamamahala sa pondo, transparency at iba pa. Taong 2013, nagpahinga si Sara sa politika at noong 2016, muling pumasok si Sara sa lokal na politika at naging alkalde ng lungsod. Isa sa kilalang kontrobersiya na sangkot si Inday Sara ay noong July 1, 2011 nang masuntok niya si Abby Andres, isang sheriff ng Davao City Regional Trial Court dahil sa demolisyon ng mga barong-barong sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. at Davao City. Hiniling niya sa korte at sa demolition team na ipagpaliban ang demolisyon, ngunit tinanggihan ni Andres ang kanyang kahilingan at itinuloy ang marahas na demolisyon na napasiklab ng kanyang galit. Pagkaraan ng ilang araw ay nagsampa ng reklamo ang Sheriff's Confederation of the Philippines Incorporated laban kay Sara kaugnay sa insidente. At noong June 28, 2012, halos isang taon pagkatapos ng insidente, nag-public apology si Inday Sara kay Andres at sa kanyang pamilya. Si Sara ay isang adopted member ng Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984 at ng Philippine National Police Academy, Tagapagkalinga Class of 1991. Siya rin ay membro ng Philippine Coast Guard Auxiliary at ng Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command. Hawak niya ang ranggong Colonel at kasalukuyang Assistant Brigade Commander ng 222nd Ready Reserve Combined Arms Brigade, Philippine Army. Nakatanggap siya ng ilang medalya, ribbons, badge at citation para sa kanyang trabaho sa Davao bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Ipinakita ni Sara ang walang pati na pagsisikap para sa kapayapaan at pag-unlad ng kanyang administrasyon. Dahil dito nakamit ang Davao City ang mataas na pabansang katayuan na nakatanggap ng 170 na parangal, pagkilala at sertifikasyon mula March 2017 hanggang December 2021. Ang Davao City ay sinama sa listahan ng 2021 Top 10 Richest Cities ng Pilipinas ayon sa Commission on Audit. Sa parehong taon rin, naitalaga ang Davao City bilang ika-apat na most competitive highly urbanized city ng Department of Trade and Industry. Hindi lamang yan, kinilala si Sara dito at sa ibang bansa para sa trabahong ginawa niya bilang local chief executive. Noong 2012, isa siya sa 88 nominado sa prestigiosong World Mayor Awards at isa sa 2 Filipino mayor nominees. Noong 2021, napili siya bilang top performing mayor ng Pilipinas na may rating na 93% sa pamamagitan ng isang independent at non-commissioned survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated.
Noong 2022 election, nanalo siya bilang Vice President na may mahigit 32 milyon na boto. Siya ang naging kauna-unahang Vice President na nahalal ng nakararami mula noong 1986 election at ang nakakuha ng pinakamalaking bilang ng mga boto mula noong 1969. Hindi lamang yan, nakamit din niya ang pinakamaraming boto para sa alinmang katungkulan sa isang solong panalo na halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod dito, siya rin ang pinakabata at unang naging Vice Presidente mula Mindanao. Ilan nga sa kanya mga nagawa ay ang mga sumusunod. Nagtayo si Duterte ng mga satellite office para sa Office of the Vice President sa Cebu City, Dagupan, Davao City, Tacloban, Tandag at Zamboanga City. Noong October 9, 2022, sa pakikipagtulungan sa DepEd at Department of Health, sinimula ni Sara ang pagpapalabas ng kalusugan food trucks sa mga piling lugar sa bansa upang tugunan ang malnutrisyon sa mga mag-aaral. Ang mga food truck ay regular na humihinto sa mga paaralan at institusyon na may problema sa malnutrisyon at gutom na mga bata. Sumusunod sa isang 120-day na feeding program menu na inirerekomenda ng National Nutrition Council ng DOH. Sinimulan din niya ang nationwide distribution ng 1 milyong bag na naglalaman ng school supplies at dental kits, pati na rin ang pagtatanim ng 1 milyong puno sa ilalim ng OVP's Pagbabago, A Million Learners and Trees Program, sa pakikipagtulungan sa DepEd at DENR. Ang kampanya ay nagtataguyod ng edukasyon at nagbibigay ng dental hygiene kits sa mga estudyante habang tinuturuan sila ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno. Mula July 2022 hanggang October 2023, nakapagbigay ang OVP ni Duterte ng 1.2 billion na halaga ng medical assistance sa 106,958 beneficiaries at ang burial assistance program ay nakapagbigay ng 130.3 million sa 22,470 families. Sa parehong panahon, ang libreng sakay program ng opisina ay nagsilbi sa 523,263 na pasahero sa Metro Manila, 89,605 sa Bacolod City, 60,409 sa Davao City, at 99,633 sa Cebu City. Ang Disaster Operation Center ng OVP ay nagsagawa ng 162 relief operations at nagbigay ng 69.1 milyon na tulong sa 115,045 families sa panahon ng mga kalamidad at sakuna. Nagpahayag ng pagtutol si VP Sara sa mga pag-uusap ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front or CPP, NPA-NDF. Matapos pumayag ang administrasyon ni Marcos na ipagpatuloy ang mga pag-uusap ng kapayapaan sa CPP-NPA-NDF, tinawag ni Sara ang mga pag-uusap na Pact with the Devil at nagbabala na hindi tapat ang mga komunista sa pagkakaroon ng kasunduan sa gobyerno. Noong May 11, 2022, inihayag ni Marcos na pumayag si Sara Duterte na sumapi sa kanyang gabinete bilang kalihim ng edukasyon, bagamat nauna siyang nagpahayag ng interes na maging kalihim ng national defense. Ayon sa kanya, pinili niya maging kalihim ng edukasyon upang maiwasan ang mga intriga tungkol sa kanyang katapatan sa administrasyon. Bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, pinamunuan ni Duterte ang pagpaplano para sa pagbabalik ng mga pisikal na klase sa lahat ng mga paaralan sa Pilipinas na nantala mula noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic para sa school year 2022 to 2023. Idineklara rin niya na ang school uniforms at pagbabakuna sa mga estudyante ay magiging optional para sa darating na school year. Bago siya umupo sa opisina, pinaburan din niya ang muling pag-reinstate ng Mandatory Reserve Officers Training Corps or ROTC na kalaunan ay nakakuha ng mas maraming suporta mula sa mga mambabatas at opisyal ng gobyerno. Noong November 25, 2022, itinatag niya ang Learner Rights and Protection Office sa ilalim ng DepEd at inilunsad ang TeleSafe Contact Center helpline nito upang tugunan ang pang-aabuso at palakasin ang proteksyon sa bata. Upang mapanatili ang focus sa pagkatuto at tiyakin na hindi mabibigatan ang mga guro sa mga bagay na hindi kaugnay sa kanilang trabaho, noong March 2023, pumirma si Duterte ng isang department order na nagbabawal sa mga guro na sumali sa volunteer work at extracurricular activities habang nasa oras ng klase. Noong May ng parehong taon, sinabi niya na balak niya isama ang mandatory scouting sa K-12 curriculum para sa mga batang lalaki sa Pilipinas upang maitanim sa kanila ang pagmamahal sa bansa. Noong August 2023 naman, inilunsad ng DepEd sa ilalim ng kanyang pamumuno ang bagong version ng K-12 na tinawag na matatag curriculum. Ang bagong curriculum na ito ay mas pinadali na nagpapaliit ng mga learning areas mula 7 ay naging 5. Binibigyan din ito ang makabansa na learning area upang palakasin ang pagkakakilanlan ng Pilipino at nasyonalismo sa mga estudyante. Ipatutupad ito ng paunti-unti mula 2024 hanggang 2028 para sa kinder at grades 1 hanggang 10. Maganda ang pagtanggap
tanggap ng mga guro, estudyante at mga magulang sa pilot implementation ng matatag curriculum. Nang ipagdiwang ang National Teachers Month noong September 5, 2023, inanunsyo ni Sara na ang mga guro sa buong bansa ay magkakaroon ng 30-day na tuloy-tuloy na bakasyon ng walang volunteer work para sa school year 2023 to 2024. Maraming mga guro ang nasiyahan dito dahil unang beses itong nangyari sa kanila. Noong January 25, 2024, ibinigay ni Duterte ang kanyang pangalawang basic education report. Kinabukasan, nilagdaan niya ang DepEd Order No. 2 Series of 2024 na nag-utos ng agarang pagtanggal ng mga administrative tasks mula sa mga guro upang makapag-focus sila sa pagtuturo sa silid-aralan. Noong April 30, 2024, nilagdaan din niya ang DepEd Order No. 5 Series of 2024 na nag-aproba ng mas pinasimpleng sistema ng trabaho na nakatuon sa silid-aralan at mga tiyak na ancillary tasks para sa lahat ng pampublikong guro sa bansa. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga proyektong napagtagumpayan o na isa katuparan sa dami ng kanyang natapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. At nito lang July 18, 2024, nagbitiw siya sa kanyang pwesto bilang kalihim ng edukasyon dahil sa iba't ibang kadahilanan.